It's Ngern TV! Hello mga katropa! Ayos ba tayo dyan? Ako, ayos lang ako dito sa San Diego ngayon. Medyo gloomy ang panahon ngayon. Walang araw, pero makapalang ulap. Parang uulan, pero alam mo naman dito sa San Diego, hindi umuulan dito. So hindi uulan yan. Most likely. Nais ko sanang pasalamatan ang lahat ng mga subscribers ko na pinagtsatsagaan ang aking mga videos. I hope you guys are really enjoying it. I like to give more shoutouts in the future. Pero dumadami na po ang mga subscribers natin. Tayo po ay almost 400 subscribers na. And konti na lang, 600 na lang. 1,000 na. So, I'd like to thank everybody so far who subscribed to my channel. And I promise I will do my best to make more interesting videos. That's all I can say. Anyway, itong video na to ngayon, medyo ibang format to para sa akin kasi usually ang gusto kong gawin yung mga show off ko yung talents ko o kaya mamamasyal, ganoon. Pero itong isang to ay isang request na galing sa isa kong subscriber, si Dexter Cabug. Shout out sa'yo, Dexter. At kasi si Dexter, nag-iwan siya ng comment doon sa yung isang video ko. Ikwento ko rin sa inyong lahat kung paano ako nakarating dito sa Amerika. So, this is what I'm gonna do. I'm gonna start with why. Why did I leave the Philippines? Kasi alam nyo, before 1983, you know, alam nyo naman nangyari noong 1983, di ba? Yung assassination ni Ninoy Aquino. Before 1983, wala ako talagang kabalak-balak na umalis ng bansa. Kasi at that time, sarap ng buhay noon, mga panahon na yun. Alam niyo ba nung mga panahon na yun na before 1983, okay? Ang natatandaan ko, no? Ang daming damit. Yung damit, puro sale. Ang daming damit, tambak-tambak ang damit sa mga malls, sa mga supermarkets. Ang supermarkets, punong-puno ng mabibilhan. Yung talagang very, ano nga, yung very progressive tayo ng mga panahon na yon sa Pilipinas. Okay? Natatandaan ko, kasi meron kaming cafeteria na pinapatakbo noon. My father and I used to manage it. No, and I remember every week we would do the shopping for the family and the cafeteria, no. Naku, yung pila-pila yung aming mga basket, mga siguro mga 6-8 pila ng carts, ha. Pero hindi lang kami yun, ang dami nila, puro mga lahat ng mga Pilipino, ang dami mga pinamimili. Yung ibig sabihin, talagang maunlad. Makikita mo talaga ang progress ng Pilipinas, no? That was before 1983. And then it happened. The assassination of Ninoy Aquino sa airport. At that time, no, medyo ang laking shock para sa mga taong bayan. Ano nangyayari? Ba't biglang nangyari ang ganyan? Kasi for a long time, matahimik ang Pilipinas. Nga lang noong 1979, nung pagbaba ng martial law, 1 year lang ang tinagal noon
Nagkaroon na kagad ng bombing sa isang luxury hotel sa para Manila Hotel yata 'yon. Kung saan na meron pa ngang isang singer, sikat na singer na naputulan ng paa. Sino yun? Nonoy Sunyiga ba yun? Parang yun eh. Ewan ko kung yun, yun nga ang pangalan. Nakalimutan ko na, matagal na yan. Pero anyway, yun ang ano, unang hudyat na ako, nag-uumpisa na yata yung gulo uli. You know, kasi 1971, nung huli lahat yung mga demonyong yan eh. Oh, pero nung pagbaba ng Marshall, nako, ganoon uli sila, bumalik kasi merong ano eh, meron sila nga yung support, international ang support. Okay. Anyway, I don't wanna get too deep into that. Pero so ganoon nga no, 1983. After 1983, makikita mo na kagad yung ano, yung decline. Oh, unang-una ang nangyari yung pag-devaluate ng peso. Kasi nung before, pagkakatanda ko ha, before Ninoy Aquino's assassination, ang value ng dollar, ng peso sa dollar, hindi pa batay sa takbo ng dollar or petrodollar at that time. Ang peso noon, ang standard nasa ano pa rin yung Bretton Woods, yung gold standard. And na pressure ang Pilipinas na alisin ng ano ang peso sa gold standard at maging subservient sa ano sa dollar. Yun ang pagkakatanda ko or yun ang pagkakaintindi ko at that time, anong araw. But anyway, yun na nga, no? Before 1983, after 1983, ang laki ng diferensya. And then it happened. EDSA, People Power Revolution kuno. Ayan. At nakita natin yung pag-akyat ni Cory Aquino. At ang nagpagaan na lang ng loob namin noong araw yung mga AM radios, mga radyo sa Pilipinas na naglalathala pa rin sila ng mga katotohanan noon, yung mga panahon na yon, yung pagbagsak ba ni Marcos. Tapos yung mga ilang buwan lang ang diferensya, hindi ko matanda kung ilang buwan lang ang diferensya. Mendiola massacre naman nangyari. Yung nag-rally yung mga magsasaka, mga samahan ng mga magsasaka, nagre-reklamo sila. Kasi ang pagkakatanda ko, tinanggal yung patubig. Doon sa, tungkol sa patubig yun eh. Eh, nagre-reklamo sila. Ano? Pinaputukan sila ng mga pulis, ng ano, ng kanilang mga baril. At hindi ko na matanda ko ilan ang namatay noon. Anyway, so yung nung 1986, medyo na disappointed ako sa mga pangyayari sa Pilipinas. Parang naano ko, yung naisip ko na wala na yata pag-asa tong Pilipinas. Biro mo, yung mga kung sino yung mga nakakulong nung panahon ng Marcelo, bae nakalabas at sila ang naghari-harian. Ewan ko kung kayo, katulad ko, ganun ang paniniwala. Tapos nakita nyo yung mga nakakulong, sila yung naghahari. Bakutya, nakakatakot yun. Ha? Tapos yung Mendiola massacre pa, ha? Pagtaas ng mga presyo. Oo. Kaya nung panahon na yun, naisip ko, nagbago na yung isip ko. Naisip ko siguro, dapat na siguro mag-overseas. So, marami akong naisip noon una, gusto ko maging OFW. Kasi ano na noon, nauuso na yung, ano noon, yung Saudi Arabia noon, nauuso na yun. Oman, yan. Nagsa-Saudi na sila noon. At ang bahala ko sana,
maging crooner sa isang ano banda. So naghahanap ako na punta ako sa Maynila. Natatandaan ko eh January yata 'yon no, 1987. Sabi ko, kutya, pupunta ako sa Maynila, maghahanap ako ng ano masasalihang banda. So hindi ko na alam kung ano ginagawa ko no at that time ano ilang taon ako no? 23 yata ako, 24. 24 siguro, 24 or 23. Yeah, 24. Anyway, so naghahanap ako ng ano ng trabaho. Natatandaan ko isang araw, buong araw akong nasa Maynila, palakad-lakad naghahanap ng ano ba mapapasukan trabaho, no? Most likely ay hinahanap ko crooner. So yun nga, one day umuwi ako, pagod na pagod ako, sinlubong ako ng mama ko. Sabi niya, oh, mayroong dumating sa'yo. Pinakita sa akin. Ay, green card. Na galing sa US Navy. Nire-recruit ako. Sabi nila, you are invited to join the US Navy. Ano yun? Invited? Invitation yun. Ang tawag namin noong araw doon, green card. Pagka pinadalang ka ng green card ng US military, either Air Force or Navy, then you are invited. Pwede kang pumunta sa base. Tapos, te-take ka ng mga tests para ka makapasok sa US Navy. Ganoon noong araw. Ano yun? Yun yung tungkol sa US... Ano yun? Ano yun? Philippine-US Basis Agreement. Yun yung panahon na yun na ang mga Pilipino pwedeng pumasok sa US Navy o kaya sa US Air Force. Pero... yung sa US Air Force yata natigil na eh nung by that time. No, alam ko noong araw nakakapasok pa sa Air Force pero nawala na yata 'yo pero yung US Navy pwede ka pa rin makapasok sa US Navy. Ganoon yata 'yon. Hindi ko na matandaan 34 years or make it 35. So nagulat ako paano akong nagkaroon ng green card na invitation eh pagkakatanda ko. Ano eh, ang tagal-tagal na nung last time na nagpadala ako ng picture. Kasi yung mga tropa namin noong araw, trip namin yung, oh, eto, US Navy, padal tayo picture. O sige, padal tayo picture. Ganun lang yun noong araw eh. Yung merong address, papadalaman-dalawang picture, sisend mo na. Eh, natatandaan ko, mga 4 or 5 years na yon na nagpadala ako ng picture. Hindi naman ako natatawag. Tapos, natandaan ko, yung palang ano ko, natatandaan ko nung... sometime around 1986, dumaan sa bahay yung isa kong kabarkada. Tapos, nagpapaalam na siya, sabi niya, tagis, palakad na ako ng US Navy. Kung gusto mo, nasunod, bigyan mo ako ng 2 picture. Tapos, pagdating namin doon sa Clark, kami yung nag-aayos ng mga green cards. Ipupuslit kita doon. So, yun ang nangyari. Pinuslit niyo yung picture ko. Ewan ko kung yun nga ang nangyari, no? Kasi, nagpadala na ako ng picture, mga 5 or 6 years ago. Yung katuwaan lang ba, ganun. So, yun na nga ang nangyari. At natawag ako. So, ayun, nag-report ako sa Subic Naval Station. Nagkaroon kami ng 5 tests. Tatlong written test yata yun. Isa doon ay ASVAB. Isa entrance, ASVAB. Hindi ko na matanda yung isa. Tapos mayroon isang physical, saka isang medical. Yung medical, yung checkin yung dugo mo, checkin kung mayroon ka mga sakit-sakit, ganyan. Tapos yung physical, yung ano yung resistance mo, kaya mo bang tumakbo. Which is, advantage naman sa akin. Kasi nung panahon na yon mahilig akong tumakbo. Kasi yung bala ko noon kasi, nagpa-practice ako sa marathon kasi gusto kong sumali ng marathon. Uso noon yung marathon eh. Yung 40 miles.
Oh, gusto ko sana tumakbo ng 40 miles noon. Ang ano ko noon eh, ang routine ko noon, 2 hours na ano na running. Iniik ko yung ano, Binakayan, Bacoor, tapos pabalik. Isang oras yun. So, ang ginagawa ko, 2 ikot. Nakukuha ko ng 2 hours noong araw. Yun ang, ano, yun ang trip ko noon. Nung bago ako mag-US Navy, yung habang nagkakagulo. So, yun nga. At yun ang nangyari. Nung May 5, 1987, lumakad na kami. Meron akong nakakatuwang kwento nung kumukuha ko ng test sa US Navy. Kasi nung araw na yon, no, 200 participants kami, 200 kaming lahat na kumuha ng test, no. Out of that 200, ang kukunin 20 lang. Ibig sabihin 1% lang yon ang kukunin out of the 200. So 1% ba o 10%? 10%. Anyway, so di ano, kinuha namin yung test, you know. Tapos eh di pagkatapos ng test, tinawag na yung mga ano, yung mga pasado. Nagulat ako eh, yung number 1 na tinawag eh 100. Ang score niya. Biro mo, taas noon, mucha ako. Ito pala mga kalabang ko sa ano, sa US Navy kago. Ako eh, ang dami-dami ng questions eh, 100 ang score niya. Ibig sabihin, ako niya lahat. 100%. Di tinawag na ano. Sa from the first, yung pinakamataas. Tapos ano, count hanggang sa ano no, dumating na sa 19. Sabi ko, pucha ako, 19 na, hindi pa ako natatawag. No, di tinawag yung 19, walang yan, hindi pa rin ako. Sabi ko, nako, wala na, patay na. Ano na lang, isang pangalan na lang, number 20. Di, sabi ko, bahala na kung ano, kung hindi ako matawag, di ayos lang, wala naman ako talagang balak mag-join. Pucha, mami ako, tinawag ako, walang yan ako, number 20. Sabi ko, walang yan ako. Ano to ah, iba to ah, baka kapahamakan to ah. So, anyway, hindi naman kapahamakan ang nangyari. Nakakatuwa lang na experience na isang katulad ko, wala naman talagang balak mag-US Navy na nakapasok. No? Tapos eh, ano pa yung nung tinawag, kulelat pa yung pinakahuli. Sa 20, di, ano, no, di tinawag ako, tuwang-tuwa ako, lakad ako, di, daan ako doon sa isang passageway, no? Sa isang passageway. Meron pintuan, double door. Nakabukas yung isang part na gano'n. Di, lakad ako doon. Pagpas kong gano'n, nakita ko, unang-una kong nakita, yung, ano, yung isang senior chief yata yun, o chief. Laki ng katawan, no? Nanonood ng, ano, ng TV yung Looney Tunes si ano si sinyon si Bugs Bunny with yung ano what up na tapos yung may tugtog habang tumutugtog doon sa cartoon show yung Hepek nagsasayaw ng ano nagsasayaw ng parang cowboy. Sabi ko patay na ako. Ang mga makakasama ko rito yata, puro mga siraulo. Anyway, yun ang ano ko, unang impresyo ko, di, sabi ko, parang ang weird nang dating sa akin. Ah. So, lampas ako doon sa passageway. Nakita ko yung, ano, yung 20 na, ano, na tinawag, ano, di, okay, tuwang kami, ganyan. Tapos, nalaman namin na out of yung 20, na ano na nakapasa 5 doon matatanggal, so 15 lang ang matitira. See, so doon sa 5 eh doon sa 20 5 pa ang makakaltas, ang matitira na lang 15. Yan ang ano ang process na ginagawa nila nung panahon na yon. Di so 15 pa o ano, anyway. Hindi ko na matandaan lahat. Tagal na nun, 34 years. Anyway,
So, ano naman yung oral test naman. Ah, yun pala yung isang nakalimutan ko, yung oral. So, dalawang written, isang oral. Yan. So, yung oral naman, di isa-isa kami. Ini-interview kami. No, ini-interview, ganyan. So, daming nangyari, no? So, natapos na yung mga interviews, di nakapila na kaming lahat doon sa isang corridor. Tapos, naghihintay kami, no? Lumabas ngayon yung senior chief. Tapos, may dala-dala na siyang listahan. Sabi niya, oh, ito na yung ano, yung mga, so these are the people who are not going to make it or who have failed the oral interview. Kasi ang titingnan doon yung English eh. Kung gaano kagaling mag-express nung sarili mo in English. So, yung oral. So, di tinawag. Tawag. Pucha, pagdating nung panglima, tinawag na naman yung pangalan ko. Sabi ko, pucha, pinaglalaroan niya na yata ako nitong tropang to eh. Sabi ko, so di, pucha, alis ako doon sa pila. Tapos nandun ako, nakapila ako doon sa lima. Kasi, at alam mo, nakakalungkot din eh. Kasi isa doon sa yung nag-fail, isa doon, isang probinsyano na naging kaibigan ko, nagbenta pa siya ng kalabaw. Nagbenta pa sila ng kalabaw. Yung kaisa-isahang kalabaw nila, binenta lang tatay niya para makarating siya doon sa Subic at makapag-spend ng a few days. Kasi nga merong test, gano'n. Hindi siya nakapasa sa oral. Natanggal siya. Awa nga ako eh. Pero anyway, tinawag kami, no? Nakapila kami doon. Di, okay, you guys can leave. Sabi niya gano'n, meron na ron nakahintay na bus doon sa labas. Sakay na kami doon sa bus, lalabas na kami. Pila na kami. Di, ako yung nasa huli nung pila eh. Di, kasi ako yung huling tinawag. Nung papalabas na ako bigla akong hinarang nung senior chief. Sabi sa akin eh, no, you made it. Get back in that line. Sabi sa akin, ganun. Sabi ko, pinaglalaroan ako nito. Ang pangalan niya yata, si Senior Chief Lane. Natatandaan ko yung pangalan niya kasi yung huli kong barko, meron din akong naging hepero na Lane din ang pangalan. So, kaya natatandaan ko siya. So, yun po ang maliit na kwento ko. Itong maliit na experience ko sa US Navy. So, 1987 po yun, no? Nag-join ako ng US Navy. At nung umalis ako, umalis kami. Yung group namin. Alam mo, ang dala lang namin, ang dala ko $20. Saka, backpack. Yung knapsack lang na may damit. Dalawang brief, dalawang two of everything lang. Saka sipilyo, brush, ganyan. So, yun lang ang dala ko. Isang knapsack lang dala ko. Tapos, sakay kami ng aeroplano. Ang first stop namin yata, Alaska. Yung pagbaba namin, nakita namin yung ang laking polar bear. Na gigante talaga, siguro mga over 20 feet yun. Talaga pa na ang polar bear, no? Lumalaki pala talaga ng husto yun. Ano? Yung nahuli nga nilang polar bear na yun. Biro mo, over 20, laki! Talagang gigante talaga. Ganun pala talaga ang polar bear. Malaki ng ganun. Yung puti, yung maputi na polar bear. Laki pala, no? Pero anyway, yun ang unang unang stopover. Kasi ang sinakyan namin yata ay Alaska Air. Galing sa Subic yata. So, hindi galing Subic, kundi galing Clark. Sinakay yata kami sa bus from Subic to Clark. And then, doon sa Clark, sinakay kami sa Alaska Air. Tapos,
hanggang San Diego na yun. Yun ang first stop ko, San Diego dito. Kasi yung San Diego, dito, nandito yung NTC, Naval Training Center. Doon ako nag-spend ng bootcamp ko. So, yun po yung istorya ko kung paano ako nakarating dito sa States. Wala naman kasi kaming originally na mga kamag-anak dito. Although, merong mga nauna sa akin dito na mga kapatid ko. Ano sila, mga apple pickers sila na nakarating ng ano ng New York. So, so nung panahon na yun naman, iba naman yung nangyari sa kanila. Nung una, TNT sila rito. Tapos, nung later on na sila yung naging citizen na sila under ano kay Ronald Reagan, yung panahon ni Ronald Reagan, nakuha nila yung citizenship nila noon. And so, eto na ako ngayon, nakatira sa San Diego, nakapag-asawa ko, Pilipina rin, ibang istorya na yon, pero nag-settle down kami dito, nagkaroon ng tatlong anak, at malalaki na rin sila. Yung dalawang anak ko eh, ano na eh, in their 20s na. Tapos mayroon pa akong isang teenager. Yun na lang ang problema namin ni Mrs. na maitawid, no, through high school and then college, you know. Yung pinakamatanda ko, professional na. Ha? Ano siya, chemical engineer. At mukhang out up for promotion na. Sana. Anyway, I hope you enjoyed my little video kung paano ako nakarating dito sa States. At please support my channel by liking and subscribing and share if you can. Please make comments down below and hope to find your names on my list. Okay, shout out again to Dexter. Dexter, thank you. All right, and more power to everyone. All right, see ya. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!